Okay, so we have here a 16-footer caddy cabin speedboat with a Suzuki DT55 outboard engine. So ito yung ano niya, yung sitwasyon ng hull niya. Puti-puti pa yung hull, hindi pa yan naninilaw-nilaw gaano. Mukhang wala pang barag, buong-buo siya. Mukhang repaint lang eh. Repaint lang ang kailangan eh. Yan. Meron siyang ano. Meron siyang kasama na yung trailer niya. Yung trailer niya. Mukhang buo pa yung trailer. Kailangan lang repaint siguro. Yung engine niya. Maganda, mapa-overhaul na rin. Pero mukhang okay pa siya eh. Ito, meron siyang, what's this? Parang ano, stepping board. Nakalock. Stepping board na nakalock. Ewan ko kung paano yan. Meron siyang ganitong step board na mayroong stainless steel na ladder. Para pag nag-swimming ka, pwede kang umakyat dyan. O ganyan. Ito, meron na siyang mga upuan. Ito po anong skipper niya. Ito yung throttle. Ito yung handlebar. So nakalagay dito Yamaha. So oh, so this is a Yamaha boat. Factory built to, hindi to assemble. Oh. Okay, diyan na. Says there Yamaha boat. Ito yung mga serial number niya. Diba? Ito. Ito yung mga gate. So ito, continuation yan yung RPM gauge nya or what they call a tachometer. So ito yung oil pressure gauge. And that's the compass. Ito yung entrance ng caddy cabin nya. Nakalock lang pero pwede siguro nating i-request na buksan. Not so sure, baka pwede mabuksan to ah. Ay, nakalock eh. So, tsaka na lang, patanggal natin yung lock nya. So, ito yung cabin nya. So, mula dun hanggang dyan. Pwedeng makahiga dyan eh. Lagyan na lang ng video para pwede matulog dyan. Tapos charge na lang ng mga power bank. Pwede rin siguro maglagay ng electric fan. Pag umuulan medyo hindi naman mainit eh. Not so sure kung may bintana dito sa gilid. Walang bintana. Baka dito may bintana. Ah, ito yung bintana niya. So pwede rin siguro maglagay dyan ng opening dito. Yan to, bintana. Palitan na lang siguro ng acrylic. Akitin nga kaya natin to sa taas. Ito. Don't know what this is. Sa light. Tapos sa to may rail. May rail pa dito. Stainless steel rail. Kabitan ng anchor. Ito. Numagawa pleasure boat. Meron sticker dyan. So ayan, if you're interested to buy this, lapitan nyo lang ako. Check natin yung mga upuan dun. Ito may biyak na onti. Madali lang naman repair to. Sa fiberglass yung takip. May biyak yung takip. Parang hindi siya sinadya siya na ano, hindi to aksidente yung biniyak. Nilaga rito, siguro meron nilagay dyan. Ito yung loob niya. Pwedeng lalagyan niya ng kung ano-ano. Meron tong ano, opening. Makaya yung opening niyan, check natin. Bubuksan ko.
parang ano siya, tagus-tagusan sa ilalim. So, self-bilging siguro to, drain. Para kung merong tubig na pumasok, dito na lang yan, ano, i-de-drain. To mukhang mga self-bilging to, merong mga butas dito. Pero pwede rin natin lagyan ng bilge pump. Ay, sir. Ito yung ano yung takip niya. Ito, nandito yung mga electronics. Circuit breaker. Mukhang okay, ha? Ayos. Tapos, ito yung isang takip. Ito yung gas tank. Mukhang okay pa yung gas tank. Yeah. So, ano tong mga, don't know kung para saan tong mga stainless steel na to, baka yan pang ano, not so sure ah. Kung alam nyo, comment down below. Ito yung throttle nya, mukhang gumagalaw pa naman. Mayroon nakataling alambre dito, not so sure kung para saan. Alright, that's it. Ito yung sinasabi kong hindi ko alam kung ano. Ang brand niya is Garelic ba yan? Tapos meron nakalagay dito maximum 2 something HP horsepower. So, para saan kaya to? Para siguro yan sa dinggi. Ah, oo, sa ano, sa mount ng ano, ng tawag na ito, backup engine na ano, na maliit siguro. Mukha yun yun. 16 footer.